Hello, Larcy. Welcome to MMK. Oo nga. Kumusta po? Larcy, nakakatuwa kasi after 9 years, na-dramatize na rin namin yung buhay mo. Can you imagine? You wrote this letter 9 years ago, 2012. Diba? Kasi ang hirap ngayon ng, alam mo naman, very challenging ang times ngayon with the pandemic. So medyo mas mahirap maghanap ng kwento. So binabalikan ng staff namin yung mga sulat na napadala sa programa through the years. So Larcy, ibahagi mo nga sa amin, paano mo naisip na isulat yung kwento ng buhay mo sa MMK? Sa yung mga pinagdaanan ko po, alam ko kung naibahagi ko sa kalatod ko ng maraming makakabigay ng magandang araw yung maging naging karanasan ko sa mga taong nag-iwalay, sa yung mga pamilyang na broken family. Ngayon po, nung pumunta po kayo rito noong 2012, kasi ako yung nagmamanager po ako rito sa ospital ng Baler Aurora. Sinabi po ng mga customer ko, isulat ko daw po yung aking karanasan. Yung nga po Oo, can you imagine, di ba, after 9 years, ang magandang kwento, walang pinipili na panahon, di ba? So, at saka ang dami talagang natututunan. So, gusto kong malaman, kasi kakaiba yung pagkatao mo dahil marami namang sa mga kababaihan ang nakakaranas ng naranasan mo. Pero, iba yung kabutihan mo at iba yung lakas sa loob, no? Saan mo hinugot yung lakas na yon para malampasan mo lahat ng naranasan mo? Actually, ma'am, ako po kasi broken family rin kasi pinanggalingan ko. Ang natutunan ko po sa buhay ko mula pagkabata, kapag dumating po sa akin yung mga pagsubok ko, siguro sa sobrang mature talaga isip ko, mahilig po ako talagang umasa sa magagawa po ng Panginoon talaga. Malapit po talaga ako sa Panginoon. Lahat po ng problema ko, lahat ng naaapi po ako. Hindi po ako kikibo, basta ako yung mananalangin lang po na pagpapasigus ko po lahat-lahat. Kaya siguro po, nung dumating yung point sa akin na ganito, nakayanan ko. Una po sa Diyos talaga. Talagang nanggagaling siya sa pananampalataya, no? At saka yung spiritual strength na hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Oo, God is our refuge, God is our strength. So yun talaga ang pinangahawakan nating lahat, no? At napakagandang ehemplo mo dahil madami tayong pagsubok na pinagdadaanan, lalo na ngayon, di ba? So, talagang dapat humuhugot tayo sa ating pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Ngayon, kamusta ang relasyon ninyo ni Ryan? Ay, okay po naman, ma'am. Kung po, yung nung buwan po nagpunta po siya ng US, sa Texas, okay po ang aming relasyon po. Monthly po, hindi po niya ako pinababayaan, pati po papa niya. Saka po yung mga kapatid niya, may komunikasyon po sila ng mga anak ko. Kaya lang po minsan talagang busy-busy ko. Dinadala lang po minsan sa text sa messenger, gano'n po. Pero hindi po niya kami pinababayaan sa financial, kumbaga ho. Tuwing katapusan, may dumarating sa akin na konti biyaya pati sa papa niya. Talagang hindi niya kami nakakalimutan. Kahit di po ako nanghihingi, ma'am. Napakabuti rin yung tao, no? Kasi nagbalik siya ng pagmamahal at ng utang na loob sa iyo, sa pagmamahal na ipinakita mo sa kanya. Ang ganda-ganda, ang ganda talaga ng vibe ng pagpapalaki mo, ng pagiging magulang mo sa kanya at sa pagmamahal na naihatid mo sa kanya. Larcy, how will you compare yung mga magulang nung panahon natin, di ba, henerasyon natin, at yung mga magulang ngayon, may nakikita ka bang kaibahan? Parang walang pagkakapunta, talagang gagamitin mo yung obligasyon mo sa anak. Wala pong wala pong bagong panahon at wala pong luma. Ma'am, para po sa akin lang naman yun. Kasi po, pag talaga sinilang mo anak mo, kailangan mong hubungin sa tama. Kasi po yung iba po, sinasabi, iba na po ngayon daw ang paligid, kaya ang mga bata maraming sumisibol na hindi maganda. Para sa akin, ma'am, binali ko po yun . Kasi ang mga anak ko po, lumaki sila ng walang tatay, talagang inumpisa ko po sa mula sa pagkabata. Unang-una po yung may takot talaga sa Diyos. Pangalawa yung huwag gagawa ng masama sa lipunan, sa kapwa. Araw-araw po ganun. I agree with you. Ang pagiging isang magulang ay talagang isang responsibilidad, isang commitment. Hindi lang tayo naglalabas ng isa pang human being, di ba? Hindi tayo naglalabas ng anak lang.
kundi responsibilidad natin na palakihin sila sa values na gagabay sa kanila sa lahat ng pagsubok sa buhay. Now, Larcy, what message can you give to all the mothers who are watching you? May mga pagkakataon tayong mga ina. Kailangan sacrifice yung damdamin para sa anak, sa kinabukasan ng anak. Kasi yung iba po, ma'am, marami akong nasaksiyan. Ang iniintindi yung sariling kaligayahan, sariling din na iniisip yung magiging kapakanan ng mga anak. Lagi natin iisipin yung mga ina. Kapag nagkaroon ng problema ang mag-asawa, siguro hindi natin lahat sisihin sa mga asawa natin. Siguro ako man, ma'am, hindi siguro, siguro may konti rin akong pagkakamali. Hindi naman ko sinasabi perfect wife ako. Naging mabuting ina ako sa mga anak ko dahil yun talaga ang ginawa kong tama. Pero yung kapintasan ko, siguro hindi ko naman ako, ano, hindi ko naman siguro ako perfect din. Kaya masasabi ko po, laging yung iisipin, ah, kapakanan ng anak. Yung kinakailangan isakripisyo, yung damdamin, ipaisang tabi. Hindi po naman lahat, ma'am, nang magmamartir, ano eh, parang kawawa ka na, pagtatawanan ka na. Kinakailangan talaga ng yung pride, ibagsak paminsan-minsan, ibagsak natin para hanggang para maagapan yung sinasabi, broken family. That's so much wisdom coming from a woman, a mother who sacrificed a lot for her children. Maraming, maraming, maraming salamat, Darcy, and God bless you always. Thank you very much for sharing your life story. It's really wonderful, it's admirable, and I hope it will inspire a lot of our parents, most especially the mothers. Thank you, Larcy.